Umpisahan po natin itong talakayan natin, mga bossing, dito po kay Kibuloy. Oh, eto na naman. Kung gusto nyo masiraan, kung gusto nyo masiraan ng tuktok, eh umayon kayo o sumapi kayo dito sa samahan ni Kibuloy, mga kababayan. Biruin nyo po, ha? Ayan. Nung isang linggo o dalawang linggo makaraan, yung isang babae na nagsasalita doon sa SMNI, mga bossing, ano po? Sabi niya, sige, bibigyan namin ng 20 million. Bibigyan daw po ng 20 million, mga kababayan. No? Yung makapagtuturo doon sa nagpapabuya ng 10 million para mahuli daw po si Kibuloy, mga bossing. Sabi ko, aba, nakakatakot naman yata yan. Nakakakaba naman yata yan. Ano? Eh yung nagpapabuya po ng 10 milyon sa ulo ni Kibuloy, mga kababayan, gusto lang naman pong tulungan ang gobyerno para mabawasan po yung pugante. No? Yung pugante sa bansa natin, mga kababayan. Pero ito, kung sinasabi nila, tatapatan namin yan ng 20 milyon, ituro nyo sa amin kung sino yan. Eh hindi naman po yun ang mismong ano, mga kababayan. Mismong topic, hindi po yung tao na yun. Ang mismong topic po, ang center of attraction, o yan, parang ano, no? Parang luneta, si Kibuloy. Ang pinaka main topic po talaga dito, mga bossing, si Kibuloy, no? Si Kibuloy na pugante, mga kababayan. Eh bakit interesado sila doon sa nagpapabuya ng 10 milyon? Ano gagawin nila doon? Nakakatakot ho, ha? Baka gurgure nila yon, mga bossing. Di ho ba? Bakit yun ang ipapahanap mo? O, bakit yung nagbibigay ng 10 milyon yung ipapahanap mo? Ano ang pakay nyo doon sa tao na yun? Diba? Eh ang nais lang naman nung taong nagbibigay ng pabuya para sa ulo ni Kibuloy, eh siguro malaman niya kung ano din ang katotohanan. Dahil yung pastor ninyo, tago ng tago. O, daig pa ang TNT eh. Di ho ba? O, ngayon naman po, mga kababayan, iba ha, magbibigay naman daw po sila ng 20 milyon kung may makakapagturo ng impormasyon sa gustong manakit daw kay Kibuloy, mga kababayan. Unang-una, ano yung kalokohan? Kaya nga sabi ko, mga kababayan, kapag gusto nyong masiraan ng tuktok at malagyan ng hangin ang inyong mga utak, ano, sumali kayo doon sa kilusan ni Kibuloy, mga kababayan. Sino makakapanakit kay Kibuloy, mga bossing? Any hindi nga makita yung hinayupak na yan? Uy, inggit sila. Meron akong Magnify BBM. Sarap magkape, lalo na presidente mo, yun nandiyan, no? Di ho ba, mga kababayan? Sino ang sirang tuktok na mananakit din kay Kibuloy na alam naman natin na sandamakmak ang nakapaligid sa kanya? Oh, ano yan? May masabi na lang? Ano yan? May mai balita na lang. Kunyari, si Kibuloy ang biktima dito. Mga gunggong ho eh, no? Oh. Biglang sila na yung sasaktan. Samantalang last week ho, mga kababayan, pinapahanap nila yung taong gustong magbigay ng 10 milyon para sa ulo ni Kibuloy. O total pala, 15 milyones. Kasi yung limang kasamahan ni Kibuloy, mga bossing, oh, yung limang kasamahan ni Kibuloy, di ba, tag-iisang milyon din ho yun, mga kababayan. O ano gagawin nila doon sa taong yun? Gugugurin nila? Di ho ba? Mga bossing, tapos palabas ngayon eh, kung sino ang makapagtuturo sa gustong manakit dito kay Kibuloy, oh,
bibigyan namin ng 20 milyones. Paano kami makakalapit dyan? O paano makakalapit yung mga gustong manakit dyan? Eh, saan damakma kayo? Eh, yung mga kapulisan niya eh. Doon sa harap ng KOJC, pinagbubuntal. Di ho ba, mga kababayan? Paano kang hindi matatakot sa mga yan? Oh. Ang balita po eh, yung habang nasa harap ng yung mga kapulisan, nasa harap ng KOJC nung panahon na yon, magdadasal alas 4 daw ng madaling araw. Tapos may matutulis na bagay. Ano yun? Anong dasal yun? O yan ba yung turo nitong pastor na ito, na si Kibuloy? Magdasal kayo nang may hawak kayong patalim. Magdasal kayo nang meron kayong improvise na beng-beng. Diyan sa, ano yun? Hindi ho ba? Kaya, kung gusto nyo talaga na malagyan ng hangin ang inyong mga kokote, ang inyong mga utak, sumapi kayo dito sa, eto, dito sa, ano, kilusa ni Kibuloy. Ano? Ginagawa ho nila yan. Ganyan ho yung mga sinasabi nila. Para ho, bumaliktad ang sitwasyon sa isip ng taong bayan. Para sila na ho ang biktima. No? Para sila na ho, ang kunyari ay sinasaktan o gustong saktan. Mga bossing. Oo. Kaya, pero wala hong maniniwala dyan. Kung ano-ano na po ang ginawa nilang balita na walang katotohanan doon sa SMNI, mga bossing, oo. Di ho ba? Kung ano-ano na yung mga balitang ginagawa nila para kay Kibuloy, para magmukhang kaawa-awa, para magmukhang baliktad ang sitwasyon, na sila ang ginigipit, na sila ang pinahihirapan. Pero ang totoo, matigas lang ang muka ni Kibuloy na magtago. Malakas lang ang loob na magsabi na, sige, ipakorte niyo ako. Pag nakorte na naman, wala na. Nagtago na. Kaya, oy, mga KOJC, huwag kayo magagalit ha. Ako, mas naniniwala ako. Mas may yagbols si Senyor Aguila. Oh. Di ba? Mas may yagbols si Senyor Aguila kaysa dito kay Kibuloy. Senyor Aguila, pagpatawag, oh, humarap. Tinray niya na ipaliwanag yung kanyang sarili, kaso hindi sapat. Nandun siya sa oblo ngayon. Oh. Pero humarap po. Eh, itong pastor, no, na sinasabi na anak ng Diyos, anak ng tinapa. Eh, bakit nasa taguan niyang si Kibuloy ninyo? Oh. Nasaan ang yagbols niyang si Kibuloy ninyo at ayaw harapin? Di ho ba, mga kababayan? Yan sinasabi ko sa inyo eh. Dabaw, oh. Di ho ba? Alam natin na madami po ang matino sa Davao, mga kababayan. Pero yung mga kagaya ni Kibuloy, oh, iisipin namin talaga na hindi matino yan. Ano ba naman? Ayaw humarap sa batas, mga kababayan. Ayaw humarap sa batas, oh. Oh. Ano gusto nyo isipin natin? Di ho ba? Gusto nyo isipin, hindi lang talaga available si Kibuloy. Gusto nyo isaksak sa utak ng taong bayan. Wala. Hindi nagtatago si Kibuloy. Hindi lang talaga available. Yung mga ugok yata kayo. Akala nyo yata lahat e DDS. No? Akala nyo yata lahat e mauuto nyo yung mga ganong sinasabi ninyo. Ano ho?